Hello, hello. Welcome back kay Tita Mads TV segment. Kay Tito Monsi, TV official. For today, lulutuin natin ang huling mamaw na queenfish ni Tito Mons sa Mina Port. So, ang gagawin ko dito, simple lang. Parang kagaya nung napanood ko kay Landers TV na yung sa kanya kinalamansi ang isda. Ito naman sa akin, wala kaming kalamansi dito. Masarap pa naman ang kalamansi. Kaya itong lemon ang gagamitin ko. Ito, queen fish. Narinis po na. Grabe, nakipagbuno ako sa queen fish na malaki. Tingnan nyo naman ang sugatan ako. Ngayon pa na hiwa. Kasi ang laki niya. Parang mga, ewan ko kung ilang inches yun. Mga siguro isa't kalahating ruler or more. Baka mga dalawang ruler pala. So, mga parang 24 inch siguro siya. So, yung mga 12. O, tama, parang ganun. Tapos malapad din. Tapos parang mga 7 kilos ata siya. Hindi na namin siya na-weigh kasi wala yung weigh na pang isda ni Tito Moons. Hindi pa siya nakabili. Ayan. So, ang gagawin ko, maglalagay lang ako sa pot ng tubig. Kagaya nung ginawa niya. Tapos papakuloan ko siya with yung ating mga aromatics. Kagaya ng kamatis. Ayan, maraming kamatis. Tapos sibuyas. Saka sili. Maglalagay na rin ako nitong ginger para pang dagdag lasa. Tsaka pantanggal ng lansa. Hindi ko alam kung kasya siya. Parang maliit yung pan ko. Tapos ang laki ng mga isda. Anyway, check natin. Pag hindi kaya, isasalin ko siya sa iba. Kasi wala naman akong gulay eh, dahil biglaan nga nakakuha siya ng malaking isda. So, lulutuin ko na siya. Yung iba, yung upper half nung katawan, yung sa may ulo, pamimigay niya. Yung other two half, dahil ganun nga siya kahaba. Baka lulutuin ko siya sa ibang araw. Sana maluto ko siya bago kami magbakasyon. Kasi masyado na siya matatagalan sa freezer. Pag hindi, bago pa magbakasyon, bibigyan na lang namin sa iba. Okay? Okay. Salang na natin siya ngayon sa palang. Pakukuloyin lang natin siya. Pag talagang kumulo na, ano natin siya, lalagyan natin yung isla ngayon. So, balikan ko kayo pag kumulo na siya. Ayan, tinakpan ko lang, tapos pakuloyin ko muna siya. And then, pag kumukulo na at okay na siya, ilalagyan natin siya ng seasoning. Tapos, yung isda, and then last, yung lemon. According to sa pagka-panood ko dun nga sa video ng kinalamansi ang isda ni Idol Landers. Okay? Mamaya ulit, pag kumukulo na. Habang naghihintay tayo, i-squeeze natin itong lemon. Kung alam ko lahat ito ilalagay ko, pero squeeze ko na lang din siya lahat. Para, kasi tira na ito eh, dalawa. Kasi nakita ni Tito mo na mayroon pa sa likod. So, squeeze na natin lahat. Pag hindi na gamit, baka frozen ko na lang para hindi naman siya masayang. Pwede ko siya i-frozen sa isang maliit. Tapos pag kailangan ko siya sa pagluluto uli, pwede ko na lang siya ilagay na parang ice cream. Ang dami na niya. Ang gusto namin sa mga ganyang sinabuang isda or mas maasin, kaya ako ba mahilig sa maasin ng mag-ama. Sa ulam lang, pero pag sa ibang bagay, si Marco ayaw niya, si Kuya Makoy ayaw niya ng masyadong maasin. Ayan. So, set aside lang natin dyan kasi mamaya gagamitin natin. Kumukulo na siya, so hinaan na natin. Haluin lang natin ng konti at tignan. Konti pa. Hindi pa masyadong lamog yung ating kamatis. Kahanda na yung mga pampalasa ko.
Magic sarap. Optional. Kung ayaw nyo, wag. Malaking kayo. Asin, saka yung lemon. Nilagay ko muna ulit sa rep yung isda para hindi siya mababad sa init dito sa kusina. So, paanhin pa natin ng konti at babalikan natin. I'm back! Medyo overripe na or papunta na sa overripe yung ating kamatis kaya medyo madali na siyang maluto yata. Check natin. Isa-isain, gaya ng sabi niya. Ang bango na. Amoy sabaw na talaga. Parang lumakas na naman yung upgrade. Naampa natin. Minsan palagay ko may kasama ako dito sa kusina kasi hihinaan mo ito sa lakas na naman. Alam mo yun. Sino nakaka-relate siya? Parang magsama tayo ng luto. Pagkatapos daw pisain, sabi niya ilalagay na yung isda. So, kailangan natin kuhanin yung isda. Wait lang, kuhanin na natin. Sana kumasya siya, diba? Kasi, ito palang isa, malaki na eh. Ganyan natin yung isda. Baka mag-overflow. Pero okay lang siguro, kasi wala naman akong gulay na ilalagay. Or baka hindi maluto ng ayos pag hindi kumasya. Wala, hindi talaga siya kakasya yata. Uy, magpalagay ka naman. Yeah, medyo. Nag-overflow na siya. Ayan. Parang panalo eh. Pagkalagay daw ng isda, sabi niya, lalagyan na natin ng baking at asin. Pero ang meron ako, magic syrup. So, ito na lang gagamitin ko. Lagyan natin ng konti. Kasi konti lang naman yung sa akin. Para lang may lasa. Tapos, asin. Okay naman siya. Hindi naman siya mag-overflow. Kaya lang, hindi ko na nga lang siya mahalo. Ayoko na kasi magpalit. Masyado nang malaki yung susunod dito. Kaya okay na yan. Wala naman ako ilalagay na gulay kasi wala akong gulay na nabili. O ano lang yung nasa rep yung mga nilagay. Pagkalagay ng seasoning, tatakpan daw at antayin ko kumulo. Tapos, tingin ko pagluto na isda. Okay na yun. Kasi sa kanya, nung naluto yung isda, nilagay niya ng talbos ng kamote yata yun. Kaya lang wala nga tayong gulay. So, yan na lang muna sa ngayon. Patayin lang natin siya kumulo, tapos titik. Ilalagay na natin pala yung lemon blast. Okay? Patayin muna natin siya kumulo. Ayan, kumukulo-kulo na siya, pero since malaki yung isda ko, lulutuin ko pa siya ng mga siguro 5 minutes or 3 minutes. Tapos che-check natin kasi medyo malaki na siya. Pakukuloan lang natin siya, tapos che-check natin, i-add natin yung lemon. Pag feeling ko luto na talaga, by feel na lang kasi hindi naman natin malaman kung talaga luto na po. Para sure, mga 3 minutes, okay? Ayan. Ayan, naka 3 minutes na. So, check natin. Fish on na tayo sa kainan. Ito na nyo naman. Diba? Ang isda. Oh. Ayan. Tita Mads, maghirap ka sa paghalo kasi napakaliit ng tanong. Anong pati mo pala. Check natin. Ay, di ko pa pala nilalagay yung lemon. Pero, yung alat niya, medyo kulang pa. So, magdadagdag tayo. Tikman din natin yung asin.
kasi mas gusto namin sa sabaw para na rin siyang sinigang. Yung cartilage, yun. Sarap yung cartilage na yun. Yun yung pinag-aagawa namin ni Tito Man pag salmon ang ulam namin. Ang sarap yun sa ulo. May sinigang. Yan. Tita Mads, haluin mo mabuti hanggang magkanda tapon-tapon dahil sa maliit ng pinaglutuan. Joke time ka eh, no? Check natin ulit. Bakit ganun? Dami ko nang nilagay. Dagdagan natin ng konting lemon. Dami ko na yata nilagay na kasi hindi siya lumalasa. Ano namatay na yata? Hintay na ba? Ay, hindi. Mahina lang. Kala ko namatay na yung ating kalan. Baka hindi palang tutunaw. Baka masobrahan naman sa alat. Pwede naman tayo mag-adjust habang kumakain. Adjust na naman. Ang keyword, mindset ba? Adjust lang. Pwede na pa? Pwede na? Pwede nang kumain. Pero i-check natin kung nakapagsaing. Mukhang hindi pa. Ay, di ba kanin nga pa lang natira kagad eh. So, yun na yung kakainin. Okay. So, ito na ang ating sinabawang isda with lemon na huli ni Tito Mon sa Minaport. Salamat sa pagsubaybay. Bye!